Alaska! Everybody say, Athena Thaya! Hindi ko marinig! Oh, madala! Lumalabas! Parang ito ang pinakamaingay! Parang ito ang pinakamaingay! Kaya't ako ay nandirito na sa Cebu City upang sa inyo'y magpasalamat. Dahil kung hindi sa inyong lahat at kay Inday Sara, wala pong Andrew E. Oh, darling, darling! Di ko marinig! Come on! Hindi ko marinig! Oh, madalas! Lumalabas! Sino ang pinakamaingay? Come on now! Sino ang pinakamaingay? Para ito ang pinakamaingay! Sino ang pinakamaingay? Para ito ang pinakamaingay! Ito pa ang pinakamaingay! Dito! Sino pa ang pinakamaingay? Dito! Cebu, sino ang pinakamaingay? Come on! Sabay-sabay! Totoo ang tao dito! Wala! Totoo ang tao dito! Wala! Totoo ang tao dito! Come on! Cebu! Sing with me! Alright! Come on! Ako'y nasama labi! Oh! What? Sa aking mga mata! Come on! Ang di ko lang alam! Manoloko na pala! Come on! Bumalan sa akin na bilbo ko niya, bilbo ko yun! Nagtuturo na siya! What? Hindi pa kami yun! O pa di mahalata! Siya ay nagbayaba! Yeah. Nagbe-benesyon pa! Kasi niya sa alaba! Ako ay umakbay! Maipin na maipin! Naglalaway sa panay niya! Hapin na hapin! Nang ako'y makaliga! Di ko siya matagpuan! Come on! Pinakamaingay! Ibibigay ko dyan! Come on! And then I, alright, let's go, baby! Oh yeah! At pinatayang hindi! Hindi ko marinig! Oh, madalas! Lumalabas! Para dito! Para dito! Go! Inday Sara! Go! Inday Sara! Ito pa ang pinakamaingay! Dito! Ito pa ang pinakamaingay! Dito! Ito pa ang pinakamaingay! Dito! Ito pa ang pinakamaingay! Come on! Bong bong! What? Bong bong! Ito pa ang pinakamaingay! Dito! Ito pa ang pinakamaingay! Come on! Say ho! What? Say ho! Come on! Say hey hey ho! Parang ito pinakamaingay! Dito! Ito pinakamaingay! Dito! Ito pinakamaingay! Dito! Ito pinakamaingay! Come on! Say ho! What? Say ho! What? Cebu! Itaas ang mga kamay! Come on! Oh, itaas ang mga kamay! Come on! Sabay iwagayway! Say ho! Say ho! Say hey hey ho! Say hey hey ho! What? Oh, bago Pilipinas! Oh, may prinsipyo may isang! Oh, kaibigan niyo! Kaibigan ko! Siya si Inday Sara! Oh, bago Pilipinas! Oh, may prinsipyo may isang! Oh, kaibigan nyo! Kaibigan nyo! Kaibigan ko! Siya si Bong Bong! BB! Break down! When the night has come
at pinatayang ilaw. O madalas kumakanta mga Cebuano together with Andrew. Buksan lahat ng ilaw dahil sa pagmamahal nyo na ipinakita sa akin, susuklian ko kayo ngayong gabing ito ng pagpapakilala sa isang taong kanina nyo pa hinihintay. Siya po ang tanging babaeng nahalal bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Siya po ang tinaguriang top performing mayor sa buong Pilipinas. Siya po ang agila ng Davao City. At ang susunod nating iluluklok bilang Vice Presidente ng Pilipinas, Cebu City, welcome Inday Sara Duterte! Ito na Inday Sara, here she comes, Duterte! Ito na Inday Sara, here she comes, Duterte! Duterte! Bayan, bayan, alagad! Ito na Inday Sara, here she comes, Duterte! Duterte apellido, pangalan Inday Sara. Uniteam loves Cebu! Basta gani ang Cebu moingon og daog na yun na, sigurado na. Daghan salamat! Unahon sa nako ang ako ang mga pasalamat sa mga tao nga nagtabang sa amua sa atoang panagtapok og festival, rally, concert karong gabii. Una ang atoang Governor Gwen Garcia. Ang atoang Congressman Martin Romualdez. Ang atoang Congresswoman Lollipop Owano. Ang ato ang Congressman, Congresswoman Paz Radaza. Ato ang Congressman Duke Frasco. Ato ang Mayor Samsam Gulyas. Mayor Christina Garcia Frasco. Mayor Mike Rama. Congresswoman Yeda Romualdez. Og ako Bicol Partylist Congressman Zaldi Co. Magpasalamat mi sa ilaha kay gitabangan mi nila sa atoang panagtapok karong gabii. Sa inyong tanan, daghang salamat sa oportunidad ug oras nga gihatag ninyo kanamo para makauban mo, makahatag og mensahe kaninyo ug makapangampanya sa inyo ha. Ang Uniteam namo ni Bongbong Marcos dunay 12 ka senador. Ihatag nako ninyo ang description. Isulti ang ngalan aron makabisado nato kung kinsa ang atoang butuhan nga Uniteam senators. Ang una sa atoang listahan ang Mark Kabuhayan nato sa Senado, si Senator Mark Villar. Ang atoang Senator win tayong lahat sa Senado, Senator Sherwin Gatchalian. Ang atoang Senator may galing at talino, Senator Gibo Teodoro. Senator bistek tayo sa Senado, Senator Herbert Bautista. Senator spokes ng bayan, action man sa Senado. Senator Harry Roque, Senator anak ng masa. Senator Jinggoy. Senator loading lodi nating lahat, Senator. Senator sa tunay
tunay na pagbabago, pumili ng bago na hindi bobo. Senator Larry Gadon. Senator, ang utol mo sa Senado. Senator Robin Padilla. Senator, trabahador niyo sa Senado. Senator Meg Zubiri. Senator, hindi sikat, ngunit maglilingkod ng tapat. Senator Rodante Marcoleta, o katapusan. Senator, hashtag magtulungan. Senator Gringo. Mao ka na ang dosi ka senador nga nag-ingon, nga doon na sila'y kusog, nga mubuhat og balaod para sa atuang nasod. Ang unity namo ni Bongbong Marcos, dunay tulo ka butang nga ginaingon nga kinahanglan prioridad sa atoang gobyerno. Una, ang pagbalik sa mga trabaho o negosyo nga nawala tungod sa pandemya. Ginaingon namo nga tungod nanay bakuna, nanay tambal molnupiravir, nagasuot tatanan og mask. Dapat dili na gina-lockdown ang mga trabaho o negosyo. Importante ang kwarta sa bulsa o ang pagkaon sa lamisa sa tanang pamilyang Pilipino. Ikaduha, ang kalidad sa edukasyon sa atuang mga anak. Mauna ang sandigan sa ilahang nindot na mga trabaho o para sa ilahang kaugmaon. Ikatulo, ang malinawon nga pagpamuyo dinha sa atoang mga komunidad nga kita makatrabaho, kita makanegosyo, nga dili ta mahadlok nga dunay mga daotang tao nga mubuhat o daotan sa atoa o sa atoang mga anak. Tulo ka butang, amo ang ginaingon nga importante sa atoang nasod. Trabaho, di kalidad nga edukasyon sa atong mga anak ug malinaw nga pagpamuyo dinhi sa atoang mga lugar. Ngano mabuto ko kay Bongbong Marcos? Tungod kay duna siya'y upat ka termino nga governor sa Ilocos Norte. Isa ka term nga congressman o isa ka term nga senador. Mao ka na ang iyahang experience nga makatabang kaniya sa iyahang trabaho as President of the Republic of the Philippines. Ako, si Sara Duterte, 3-term mayor ko sa siyudad sa Davao o isa ka term nga vice mayor. Anak ko og mga langyaw nga gikan sa Cebu. Ang ako ang lolo og lola gikan sa Danao og ang ako ang lolo og lola nga gika nga sa ako ang inahan gikan sa Tuburan, Cebu. Sulod sa unom katuig sa ako ang termino nahimo ang siyudad sa Davao nga ikaupat sa tibuok nasod. Fourth most competitive city ang amoang syudad. Ang amoang syudad ang pangwalo sa tibuok nasod sa pinakadato na mga syudad sa Pilipinas. Eighth most richest city ang amoang syudad. 2016 paglingkod nako as mayor. Ang utang sa syudad sa Davao sobra 1 billion. Pagkahuman sa ako ang termino karong Hunyo, wa na mi utang, gibayran na tanan. Bisan, nagkalisod-lisod mi og pangita og kwarta para sa COVID-19 response, among gibayran ang among mga obligasyon og utang dito sa siyudad sa Davao. Mao ka na ang unity namo ni Bongbong Marcos og ni Sara Duterte. Doon na may duha kamensahe nga ginakampanya sa inyong tanan. Una na ang unity. Naasa mo ang pangalan, unity.
panaghiusa natong tanan. Ginaingon namo nga kung kami ang inyuhang pilion mga leaders karong May 9, 2022, dadun namo ang tibuok nasod nga walay color sa politika. Dili pink, dili yellow, dili red, dili green. Isa lang tangtanan, isa lang ang color nato. Mga isog o mga masipag nga Pilipino. Mauka na ang amuang kampanya sa inyong tanan. Panaghiusa sa ato ang nasod nga walay color sa politika. Ikaduha, nga mensahe nga ginakampanya namo sa inyo ha, mao ang kalinaw o kapayapaan sa ato ang nasod. Ginakomit namo nga ipadayon ang mga reforma nga nasugdan sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Una na ang Build, Build, Build program niya. Kuryente, tubig, tulay, skyway, subway. Importante kini nga magdala og peace and development sa mga lugar kung asa siya buhaton. Ikaduha, ipadayon ang programa kontra kriminalidad sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Mauka na ang duha ka mensahe nga ginakampanya namo sa tibuok nasod. Panaghiusa natong tanan ug kalinaw para sa ato ang nasod. Ang amuang pamilya dunay dako kaayo nga utang nakabubuton kaninyong tanan. Tungod sa paghigugma og suporta na ginahatag ninyo kanamo. Si Pangulong Duterte gusto niyang mahibal-an ninyo nga sa pagkahuman sa iyahang termino naa sa iyahang dughan sa iyang kasing-kasing ang pagpasalamat sa inyong tanan dinhi sa isla, sa probinsya, sa Cebu. Basta inday di ko ubos abusaran. Tagan salamat sa inyong suporta. Duterte! Basta gyud ang Cebu maingon ana, sigurado na gyud ko nga modaog ko. Dala nako pirmi ang tudlo sa ako ang mga ginikanan sa ako ang sa pagserbisyo sa ato ang nasod. Salamat. Thank you. Dala na ako, pirmi, ang tudlo sa ako ang mga ginikanan sa ako sa pagsilbi sa ato ang nasod. Nga sa ako ang pagtrabaho, pantay-pantay ang lahat, pare-pareho tanan. Walay pobre, walay dato, pareho tanan Pilipino. Thank you.
burger kayong lahat sa amin. Burger, 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 burger. Tinuod na. Kaya ang mga Bisaya, mubarog yun na sila. Sayahan. Gipili. Kay Balumi, nga daghan sa inyo ha. Ganina pang alas 11 din he. Doon na pa'y mga niabot og alasay sa buntag. Maunang kay Balugyog ko na wala mo gibayran. Kay wala gyoy kwarta nga bisan unsa kadako ang makapalit sa garbo sa mga Cebuano. Sigurado yung kuana. Dagan salamat sa inyong regalo sa amoa nga pagmahal sa mga Bisaya. Ang amoang pamilya dunay saad sa nasod. Ang amuang pamilya. Kadyot lang ako sa nibasahon. Daghan salamat kay Ma'am Jendy Semblante. Thank you. Daghan salamat. Ang amuang pamilya dunay saad sa ato ang nasod. Ako to ug ang ako ang saad kan ninyo nga buhaton nako ang tanan sa ako ang trabaho aron kita dunay malinawon nga pagpamuyo dinhi sa ato ang nasod. Mahalin natin ang Pilipinas.
Nangayo sa inyuhang tabang ug suporta pagka vice presidente sa atoang nasod. Daghang salamat sa inyuhang oras ug sa oportunidad na gihatag ninyo sa akoa karong gabii ug ihatag ninyo sa akoa karong May 9, 2022. Maayong gabii kaninyong tanan. Marcos Duterte! Marcos Silingan! Vice President Inday Duterte! Marcos 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 Duterte! Cebu City, palakpakan nato! Vice President Inday Sara Duterte! Marcos Duterte! Marcos Duterte! Salamat! Ug karon, Cebu City, atong sugaton, ang nag-iisang Tony Gonzaga! Handa na ba kayo mag-bicycle? I used to bind my tongue and hold my breath.
na ginawa ng Unity Team, talagang ang Cebu nagpatunay ngayong gabi! Masyado niyong ginalingan, Cebu! Konting-konting panahon na lamang at magbabalik na si BBM sa kanyang tahanan, ang Malacañang! Kasama niya ang sambayan ng Pilipino na naniniwala sa kanya, kaya naman sabay-sabay nating awitin ang umagang kay Ganda! Iwagayway natin ang watawan ng Pilipinas! Yeah! Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doubts, not what I'm about. Have your f***ing loud, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop me now. I slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my f- mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit. I won't give up this, cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna f- with me. I slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Thank you.
maraming maraming salamat, Cebu! Sa napakainit na salubong na ibinigay niyo sa amin ni Unity Team at sa tambalang Marcos Duterte! Hindi nyo na po itatanong. Alam nyo po, alam ko po na marami sa inyo ay kanina pang nag-antay, kanina pa nakabilad sa araw, ngunit hindi kayo umaalis. Kaya hanggang ngayon, kaya ngayon, ang bilang ngayon, itong rally na ito, ito na ang pinakamalaking rally sa buong kampanyang ito. Salamat Cebu! Sa inyong suporta, sa inyong tiwala. Naririnig ko po, nung papasok pa kami, malayo pa kami. Sabi ko, siguro marami ang tao doon dahil malayo pa ay naririnig ko na ang inyong mga sigaw. Pagka doon sa mga nang kumakanta at pinapalakpakan ninyo, malayong malayo pa, naririnig ko na. Pagpasok ko rito, mas lalo pang lumakas ang sigaw. Sabi ko, buti dito sa Cebu, pati yung mga dalagita humihiyaw. Excited na ako. Akala ko para sa akin, hinahanap ano? Burger. Sana ang flavor Sandro Simon. Na-excited pa naman ako. Eh yung pala, hinahanap niya yung aking anak. Alam niyo po, hindi ko po kasama si Sandro ngayon. Ngunit, meron tayong kapalit. Yung aking bunso, kasama ko rito ang pangalan si Vincent. Ayan. Nakalimutan nyo na si Sandro at si Simon. Biruin mo, tatlo ito. Okay na ito, iwan ko na rito. Kayo nang bahala. Maraming salamat sa inyo lahat. At sa inyong paabot ng pagmamahal, hindi lamang sa Unity Team, ay pati na sa aking mga anak. Alam nyo po, hindi ko na po sinasama si Sandro. Dahil po, totoo ito. Ay, nung nagsisimula pa lang ako na mamulitika, ay pinayuhan ako, binigyan ako ng advice ng aking magulang. At sabi nila sa akin, ay huwag kang aakyat ng entablado na may kasama kang mas magandang lalaki sa'yo. Kaya sabi ko, Sandro, diyan ka na lang muna sa Ilocos Norte. At siya'y kumakandidato bilang congressman dun sa amin sa Ilocos Norte. Ngunit, papaabot ko sa kanya ang napakainit ninyong salubong, ang inyong napakagandang paghanap sa kanya, pati na yung inyong mga marriage proposal, tatanggapin ko na lahat at nadaling ko na doon. Marami talagang magaling mag-drawing sa Pinas. Maraming salamat. Thank you po. Alam niyo po, napakaganda na ng koleksyon ko nito, mga drawing na binigay sa atin ng ating mga kababayan. Kapag kami ay nagmamotorcade o kami ay nagrarally, lagi pong may dala ang ating mga kasama na ganito. Kaya't nakakataba po ng puso. At kami po ay hindi sapat ang salita lamang upang maibawi namin ang upang masabi namin ang tunay ng pasasalamat namin sa inyong suporta, sa inyong tuwala at bukod sa lahat sa inyong pagmamahal.
Maraming salamat at alam nyo po, ay nakakataba po ng puso para sa Unity ang makita na maliwanag ang pag-unawa at mainit ang pagtanggap sa aming mensahe, sa aming adhikain ng pagkakaisa. Yan po ay ang aming naging mensahe sa Unity sa Tambalang Marcos Duterte. Dahil po sa aming pananaw, ito na ang unang hakbang upang tayo ay makabalik sa mas magandang buhay, bakit tayo ay magkaroon ulit ng trabaho. Ngunit sa nakikita ko dito sa Cebu ay hindi na kailangan ipaliwanag ang pagkakaisa dahil nagkaisa na ang Cebu sa likod ng Unity at ng Tambalang Marcos Duterte. Dito po sa Cebu ay isa sa pinakamagandang halimbawa kung ano ang kapangyarihan ng mensahe ng pagkakaisa. Dahil dito po sa Cebu, nagbuo ng isang grupo para ipagsama-sama ang puwersa ng mga Cebuano na hindi hati-hatiin ang lalawigan ng Cebu. At ang namuna niyan, kaya po nabuhay ang partidong One Cebu sa pangunguna ng ating magaling at butihing at kilalang outstanding governor sa Pilipinas, Governor Gwendolyn Garcia. Kaya po, alam po natin, mula nung nabuo ang One Cebu, ay nakita naman po natin na pagka nagkaisa, makita naman po natin ang progreso. Ngayon po, ay nadagdagan pa ang One Cebu sa likod ng Unity. Dahil hindi lang Cebu Province ang pinag-uusapan, naging One Cebu Island na kasama ang Cebu City, kasama ang Lapu-Lapu City, kasama ang Mandawi City, kasama lahat sa One Cebu Island na sumusuporta at nagpapahayag ng tiwala sa ating mensahe ng pagkakaisa. Yan ang magiging halimbawa para sa buong Pilipinas, ang halimbawa dito sa Cebu Province, dito sa Cebu Island. Alam niyo po, kahit na dito talaga special talagang itong nangyari ngayong gabi na ito, may pagmamalaki po namin sa Unity na nakikita po namin sa lahat ng pinuntahan po namin ay napakainit naman po ng pagtanggap ng ating mga kababayan sa ating mensahe ng pagkakaisa. Dahil nauunawaan ng ating mga kababayan na ito po ay ang ating kinakailangan sa panahong ito upang tayo ay makabawi na, makaahon na sa pandemya, upang tayo ay makaahon na sa krisis ng ekonomiya na dinala ng pandemya. Para makapagtrabaho ulit ang ating mga kababayan, para mabuhay ulit ang ating ekonomiya. Alam niyo po, marami po tayong problemang hinaharap. Marami po tayong kailangan tugunan. Kailangan po natin unang-una ayusin at bigyan ng trabaho ang ating mga kababayan sa pamamagitan na pagtulong sa maliliit na negosyante, sa maliliit na negosyo na nagsara, nalugi, nalubog sa utang. Kailangan po natin buhayin ulit yan upang magkatrabaho ulit. Kailangan po natin ayusin ang agrikultura. Dahil ang agrikultura natin ay napaka-importante dahil nakita natin sa pandemya na hindi sapat ang produksyon at ang supply ng pagkain para sa ating mga kababayan at magkaroon ulit ng maraming trabaho. Aayusin po natin, lalong-lalo na dito sa Cebu, na napaka-importante ang industriyang turismo para makabalik ulit dito sa Cebu, hindi lamang ang mga tigalabas, kung hindi pati na ang ating mga domestic tourists, ay pararamihin natin magkatrabaho ulit.
kailangan po natin iayusin ang ating mga ospital para pagka nagka-pandemya ulit, mas handa po tayo. Kailangan po natin ipagpatuloy ang sinimulan ni Pangulong Duterte na Build, Build, Build Infrastructure Program at palalawakin pa natin ito. Isasama natin dyan ang digital infrastructure, yung po ating internet, para ito'y bumalis, para ito'y lumawak, para ito ay maging mas mura. At isa pang napakalaking problema na kailangan nating tugunan ay ang problema ng napakataas ng singil ng kuryente. Ang susunod na administrasyon ay kailangan makahanap ng paraan upang ibaba ang singil ng kuryente nang hindi masyado mahirapan ang taong bayan. Lahat po ito ay kailangan nating ayusin. Lahat po ito ay kailangan nating tugunan. At alam naman po natin, tignan po natin ang kasaysayan ng Pilipinas. Sa kasaysayan ng Pilipinas, lahat ng nangyari na kahirapan, lahat ng problema, lahat ng krisis na dumating sa Pilipinas, tayo naman ay nakaraos. Tayo'y nakaraos dahil ang mga Pilipino ay tuloy-tuloy na nagtutulungan at ginagawa lahat para sa kapwa, ay tayo ay nakaraos dahil tayo ay nagkaisa. At alam naman po natin, kung ang isang tao, kahit po gaano kasipag, kahit gaano katalino, kahit gaano kalalim ang pagmamahal sa bansang Pilipinas, siya ay isang tao lamang. Kaya po aming sinasabi at pinag-uusapan ang pagkakaisa dahil kailangan natin ipagkaisa ang sambayan ng Pilipino. Dahil kailangan natin ipagsama-sama, ipagpinagbuklod-buklod lahat ng kakayahan, lahat ng galing, lahat ng sipag ng ating mga kababayan at kapitbisig, tayo'y sabay nahaharap sa kahit na anong problema basta tayo'y magkasama. Kaya po ng Pilipino kahit ang ano ay bato sa atin. Kaya po, nung kami ay nagsimula na mag-ikot, nung kami ay unang isinisigaw ang adhikain ng ating pagkakaisa, ay sumasagot naman ang ating mga kababayan. Sumasagot ang ating kababayan dahil sa mensahe ng pagkakaisa. Ngunit sa simula po, ito po ay parang bulong lamang na halos hindi pong marinig. Ngunit habang tumatagal po ang panahon, ay nakikita po natin na yung bulong na yan ay palakas ng palakas hanggat naging maliwanag na ang tinig ng Pilipino. At ang bulong ay naging sigaw na. At ang sigaw ay sinasabi, ako ay kasama sa pag-uunlad. Ako ay kasama sa pagpaganda ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Ako ay kasama sa pagpaganda ng Pilipinas. Ako ay kasama sa kilusan ng pagkakaisa. Panalo na daw. Thank you. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Alam niyo po. Salamat!
Ang daming talented talaga sa atin. Talaga naman, hindi po namin makakalimutan itong init na salubong na ito. At alam nyo po, nung nagulat talaga ako, eh halos naluha ako nung lumabas ako dito, nakita ko yung mga ilaw ninyo, hindi ko po akalain na ganito ang magiging salubong sa amin sa Cebu. Ganyan din po, may pagmamalaki po naman namin na ganyan din po ang pagtanggap sa amin at sa mensahe ng pagkakaisa sa paglibot namin sa buong Pilipinas. Ngunit po, hindi naman po tayo dapat magtaka. Huwag tayong nagtataka na tinatanggap ang mensahe ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Dahil yan po, yung pagmamahal, yung pagkakaisa, yung pagkakap matulungin, yan po ay nasa puso, yan po ay nasa ugali, yan ang sa kultura ng mga Pilipino. Tayo naman Pilipino, hindi naman tayo palaaway. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Madali lang patunayan yan. Tingnan niyo yung mga katabi ninyo. Oh, walang nakasimangot dyan, puro nakangitik. Yan ang nasa puso ng tunay na Pilipino. Ang maging mapagmahal, ang maging matulungin. Hindi po ba kapag tayo ay tinatanong ng ating mga kaibigan, ng mga dayuhan, at sinasabi, ano ba talaga ang katangian na ipinagmamalaki ninyo ng mga Pilipino? Ang ating laging sagot ay kami ay makabayanihan. Nasa ugali ng bawat Pilipino na mapagmahal sa kanyang kapwa. Pagka nakita ng Pilipino ang isa pang Pilipino na naghihirap, siya ay lalapit at tutulong. Pag nakita po ng isang Pilipino, isang kapwa Pilipino niya ay nadapa, lalapit ka agad upang makapagbigay ng tulong at magbigay ng konting ginhawa sa kanyang kapwa Pilipino. Kaya po, yan ang nasa puso ng bawat Pilipino. Yan ang puso ng Pilipino na nais naming ibalik, hindi lamang sa larangang politika, kung hindi sa lahat ng buhay nating pang-araw-araw, sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Na masasabi po natin na kailangan nang paabutin natin ang isang araw na may masabi natin, ipinagkaisa natin ang ating mga kababayan. Kaya po, huwag po natin kakalimutan itong araw na ito dito sa Cebu City, dito sa lalawigan ng Cebu. Huwag natin kalimutan na sa araw na ito, sa gabing ito, tayo ay sinabi natin, halos tayo ay sumumpa na ipagpapatuloy natin ang kilusan ng pagkakaisa. Gagawin natin ang lahat upang tulungan ang ating kapwa Pilipino. Gagawin natin ang lahat para maging mas maganda ang Pilipinas. Gagawin natin ang lahat upang masabi natin dumating na ang araw na masasabi natin na ipinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino. At kapag ating nagawa yan, kapag ating nagawa na masabi na natin, may pagmalaki na natin, na ang ating lahat ng ating kababayan ay nagtutulungan sa kapwa Pilipino, na ang Pilipino ay may trabaho ulit, may pera sa bulsa, may ipapakain sa pamilya, may pag-aaral sa kanyang anak. At bukod sa lahat, ang Pilipino ay magkaroon ulit ng pag-asa na ang kinabukasan ng kanyang hinaharap ay magiging mas maliwanag, magiging mas maganda kaysa pinagdaanan natin sa 2 taon na nakalipas. Yan po ang aming hangaran. Yan po ang aming layunin, ang aming pangarap para sa Pilipinas. Kaya po, ipagpatuloy natin ang sinimulan natin na kilusan dito ngayon, ang kilusan ng pagkakaisa. At darating na nga ang araw
kapag ipinagpatuloy natin to, kapag tayo gawin lahat ng kailangan na isakripisyo ay gagawin natin. Kung anong trabaho ang kailangan gawin natin, gagawin natin para ibalik sa pag-iisip ng mga Pilipino. At lalong-lalo na, hindi lamang sa pangkaraniwan na Pilipino, kung hindi sa mga namumuno na may paalala nila na dati ang ating pag-iisip ay laging ganito. Lagi natin dapat isipin, basta't ikaw ay Pilipino, kapatid kita, mahal kita, magkakampi tayo. At kapag tayo ay nakamtan natin ang pagkakaisa na ating ipinapangarap para sa ating mahal na Pilipinas, makikita natin gaganda uli ang buhay sa tulong ng bawat Pilipino sa bawat isa. Gaganda ang Pilipinas at makakaharap muli tayo sa buong mundo at tayo ay magmamalaki at sasabihin natin sa lahat, tignan nyo kaming mga Pilipino, kahit anong ibato ninyo sa amin, kahit anong kahirapan ang aming hinaharap, kahit anong sakuna ang mangyari dito sa amin, kami ay nagkakaisa, kami ay nagtutulungan. Kaya't hindi lamang kami nakaraos, kami ay sumikat pa. Yan ang dapat nating habulin. Yang araw na yan, tayo uli ay tatayo sa buong mundo at sisigaw tayo at iwawagayway natin ang pandila ng Pilipinas at sasabihin natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Kaya po, ipagpatuloy po natin ang ating sinimulan dito hanggang tayo'y magtagumpay. At ang aking pinag-uusapan na tagumpay ay hindi lamang ang tagumpay sa darating na halalan, ngunit ang tunay na tagumpay na ating hangarin, na ating pangarap sa ating binamahal na bansang Pilipinas, ang tunay na tagumpay na tayo ay ipinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino. At kapag nagawa po natin yan, pag nagawa po natin yan na tayong mga Pilipino ay magsanay-puwersa at sabay-sabay humaharap sa kahit anong problemang dumadating, mararamdaman po natin, sama-sama po tayong babangon muli. Maraming maraming salamat, dagang salamat! Mabuhay ang Cebu! Mabuhay ang Pilipinas! Susunod na mauna na bansa, Ferdinand Momo Marcos Jr. Kasama ang susunod na vice-presidente ng ating bansa, Vice President Inday Sara Duterte. Sa Cebu! Sama-sama natin isigawan tagumpay na unity! Buksan po natin ang ilaw ng ating cellphone, mga katabayan! Happy Party Shop! BPM! Bagong galaw,
nararamdaman. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namastan. Umiti na ang pag-asa sa umaga, anong ganda. Sabay-sabay! May bagong silang. Come on! Sa pag-ulan, hey! May bagong sila, may bago ng buhay. Bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat sa pag-unlad at ating itanghal bagong lipunan. Bagong lipunan. Bagong sana! Bagong sana! Bagong sana! Sibay, 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 sibay! Bagong sana! Sa Cebu, yung inig niyong suporta, tapos na ang laban! Samahan niyo po kami, mga kababayan! Ito na ang tunay na tagumpay ng sambayan ng Pilipino! Waving your banner all over the place. Sing it! We will, we will rock your world. Everybody! Come on! We will rock your world. Audio in your mind, hard mouth, shouting in the street, gonna drink. Throw something you got, got on your face, big disgrace. Kicking your can all over the place. Sing it! Sarah,
break free. I want to break free. I want to break free from your lies, your soul. Sometimes I don't need you. I got to break free. Simple, come on. God knows. God knows. God knows I want to break free. Strange, but it's true. And I want to be sure that I walk out the door. Oh, how I want to be free. Hey. Oh, how I want to be free. Yeah. Oh, how I want to break free. Palakpahan po natin ang plethora. Cebu City, hindi pa po tayo tapos dahil kasama pa natin ang nag-iisang momshi, Carla Estrada. Kasama din natin si Bugoy Trelon, Darilo Michael Paulinan, Jay Roa, at iba pa ang mga artista ngayong gabi. Maayong gabi. Isip mo'y litong-lito sa mga panahon na ismong malino. Bakit bang bumabalak iday ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan. Suliran, hindi mo pigilan. Itanim mo lang sa iyong puso. Kayo naman! Pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang laban. Huwag mong sugo at iyong labanan. Mabuhay ang unity. Mabuhay mga taga Cebu. Gihigog mako kamong tanan. I love you guys. Thank you for coming. Hindi lang
love you, I love you. Thank you. There we have it, ladies and gentlemen. Ang nag-iisang Ma'am Chico.